Kahanga-hangang abilidad sa pagtitinda. Ito ang nagpasikat sa isang bata sa social media. Pero sa likod ng sigla na siyang dahilan upang makabenta, mayroong mabigat na dahilan kung bakit niya ito ginagawa. Ito ang istorya ng katapangan na harapin ang obligasyon para sa sarili at para sa pamilya. Noong nakaraang buwan ay naging trending sa Facebook ang post ng isang netizen tungkol sa isang bata na nagtitinda ng daing at tinapa sa pateros. Ayon sa nagpost, kapansin-pansin ang batang ito dahil sa husay niya sa pagtitinda na animoy nasa isang commercial. Makikita din sa mga larawan ang magandang ngiti ng bata na parabang walang anumang inaalala sa buhay. At masaya ako sa pagkakataon na masilayan ng personal ang mga ngiting iyon at malaman ang hirap na nasa likod ng mga ito. Ako si Lansara Barquez, 12 na taong gulang. Hindi na nakilala ni Lance ang kanyang mga magulang. Ang tanging alam niya ay iniwan siya ng mga ito sa kanyang kinilalang ina at ama na sina Soledad Reyes at Eduardo Abarquez. Pangalan daw po ng tunay kong papa, ano daw po? Joseph Molina daw po. Nakatira daw po siya sa Pasig Manggaan. Masaya si Lance sa piling ng mga taong kumupkup sa kanya. Subalit, hindi naging pangmatagalan ang kasiyahan na ito dahil nang pumanaw ang nanay-nanayan, hindi na siya naaruga ng husto ng kanyang tatay-tatayan. Dito po tumira si Papa sa dati pong gilid namin. Sabay po, sinundo po siya ng anak niya na si, ano po, Budang po. Dinala po siya sa Olongga po. 8 anyos pa lamang si Lance noon. Wala pang kakayahan na alagaan ang sarili. Bagamat kinupkup siya ng kanyang stepbrother, ay kailangan niyang gumawa ng paraan upang mabuhay. Nagtapon-tapon po ng basura dati, nagtitinda po ng bananak, yun ang angalakal po. Naging mapait ang karanasang ito dahil ang kaunting barya na kinita sa pamamasura ay hindi napupunta sa kanya. Ano po, medyo naano rin po. Sabay po, nung nagtatapon po ako ng basura, kinukuha niya rin po yung pera ko po. Pinili nila sa maging matatag at magpatuloy sa buhay. Bukod sa pamamasura at pagtitinda ng banana queue, ay naisipan niyang kausapin ang kapitbahay na nagnenegosyo ng tinapa at daing. Sabay naisipan ko pong magtinda ng tinapa. Lumapit po kay Ate Ellen, sabay. Nung una po, hindi niya po ako pinagtinda kasi daw po bawal po. Sabay po, nung pangalawa pong araw, nandun na po yung, ano po, yung may-ari po ng bahay, yung mama po ni ano, Ate Grace po. Sabi po, bigyan daw po ako kahit 10 piraso. Binigyan po ako ni Ate Ellen, 20 piraso. Sabay po, inilako ko po. Naipaubos ni Lance ang unang 20 pirasong tinapa na ipinagkatiwala sa kanya. Doon pa lang ay kinakitaan na siya ng potensyal sa pagtitinda. Sa katagalan, dahil sa pagiging mabait at masipag na bata, kinupkup na rin ni Helen si Lance. Sabi po ng kuya niya, kunin na daw ako kasi daw po, maano daw po ako, marunong daw po ako magandang buhay. Si Aling Helen ay mag-isang tumataguyod sa nag-iisa niyang anak. Sila ay nakikitira lamang sa maliit na bahay na ito, kasama ang 6 pang residente. Ang sahig na ito, kung saan sila nagbabalot ng mga paninda, ang nagsisilbi din nilang higaan sa gabi. Sa tuwing uuwi sila sa tanghali, galing sa paaralan, makatapos makapagpahinga, ay agad itong tutulong sa pagre-repack ng mga dinaing at tinapang isda. Dito ko napansin ang dedikasyon ni Lance sa bawat gawain na kanyang ginagampanan. Pinaunlakan nila ako na makitulong sa kanilang pagre-repack at dito ipinakita ni Lance ang kasanayan sa paglalagay ng mga isda sa supot. Mahalaga para kay Lance na dapat
pantay-pantay ang mga isdang inalagay sa supot. At nang aking subukan, makailang ulit na binago ni Lance ang aking mga ginawa dahil hindi ito naaayon sa kanyang pamantayan. Nakatutuwang pagmasdan si Lance sa bawat araw na kanyang inilalagay sa supot ang mga daing na isda at ilalako sa kalsada ay katumbas ng isang hakbang na papalapit sa kanyang pangarap. Obligado man na magbanat ng buto, hindi pa rin kinalimutan ni Lance ang pangarap. Sa ilang bahagi ng kinikita at sa tulong ng bagong pamilya, si Lance ay nakapagpapatuloy sa pag-aaral. Siya ay kasalukuyang nasa grade 6. Paborito ni Lance ang subject na TLE o ang Technology and Livelihood Education. Doon ko po natututunan kung paano business po. Para po madali pong kumita ng pera. Napangiti ako sa sagot na ito ni Lance. Patunay ito na likas talaga sa kanya ang pagiging negosyante. Pangarap niya daw ang maging businessman at ang kanyang negosyo. Ano po, kahit tina pa na lang din. Masipag si Lance at sa murang edad ay alam na niya ang realidad ng buhay, kaya kung kumayod ay parabang isa nang matanda. Napatunayan ko ito nang masaksihan ko kung paano niya iniraraos ang isang buong araw. Alas 6 ng umaga ang pasok ni Lance, kaya naman maaga pa lang ay gumigising na siya. Pagkatapos makapagkape ay magbibihis na ng uniforme, maghahanda na sa pagpasok sa paaralan. Ayon sa isang guro ni Lance, siya ay masigla sa paaralan. Hindi mahahalata ang pagod sa pagtitinda. May lakas pa para sa mga iba pang aktibidades. Ano po, mahilig po ako sumayaw mga activity po sa school. Sa scouting po. Bago magsimula ang klase, si Lance at ang kanyang mga kaklase ay kakain muna ng libreng almusal sa eskwelahan. Dahil may lakas na, tutungo na si Lance sa kanyang silid paaralan. Atentibo sila sa pakikinig. Halatang halata ang kanyang pagpapahalaga sa edukasyon. Alas 12 na ng tanghali, tapos na ang klase ni Lance. Kung iba niyang kaklase ay maglalaro pa, siya ay nagmamadali ng umuwi. Hindi po kasi ako sanay maglaro po. Sanay po ako sa hirap. Matapos makakain ay magpapahinga muna siya. Ikukondisyon ang katawan sa gagawing pagtitinda. Kung walang irerepak ng mga isda, binabalikan niya ang mga aralin sa eskwela. Matapos ang isa't kalahating oras, nakahanda na si Lance sa gagawing pagtitinda ng mga daing at tinapa. 50 hanggang 70 balot ang dinadala niya araw-araw. At naipapaubos niya itong lahat.
Sa isang balot po, meron po akong 10 piso. Una po, pinupuntahan ko po yung ano po, yung Palteros po, dyan po sa may bayan po. Sabay po, pagkatapos po nun, ano po, sasakay po ako ng jeep na Guadalupe, pababa po ako sa Comembo po. Ako po, liver po ako sa jeep. Kasi po, kailan na po nila ako, matagal na po ako nagtitindi. Magaan sa loob ni Lance ang kanyang ginagawa. Ate! Ito po, yung palinda ko po, masarap po ito. Wala pong halong biro. Marami pong, kaya nga po marami pong ibili sa akin eh. Tanong po, malapit na po tayo. Bar po. Medyo may kabululan po ako sa R. Pero po, dito po tayo. Ito po, dito po ako nagtitinda. Pagka ano ko po sa Comembo, maglalakaw na po ako ron. Pagka ano po, akit na po ako ron sa may, papunta po ng market, dun po sa may shortcut na market po. Yun po, dun po ako naglilibot kasi po marami po taong bumibili ron. Dito po sa mga ate, marami po akong kaibigan. Ayun po, sila ate, mga kaibigan ko pa. Baka po gusto yung itry itong paninda ko po, tina pa at saka dahil. Inumpisahan na ni Lance ang pang-aalok. Biguman sa una, ay hindi pinaghinaan ng loob. Masigla pa rin sa pagbibenta, kahit pa mabigat ang basket na dala. Baka po gusto yung itry itong paninda ko po, tina pa at saka dahil po. Okay po. Ate, bihin po niyo po, nalaglag. Ate, baka po gusto yung mula ng tinuot dahin. Sir po ito, try nila. Excuse me po. Magandang hapon po. Ate, at kaya baka po gusto yung try itong paninda po. Tina pa at saka dahin po. Sir po ito, try nila. Bili na po kayo pambawin ka ng para RC school kahit silang po. Para po makayo na po ng maga kasi may Pasko po bukas ng maga. Pag bumili po kayo, bayan naman pa lang po. Sa wakas, ay nakabenta rin. Smoke fish and dry fish. 35 lang po ang isa, tatlo isa yung daan. Ilang po, tatlo na po ba? May discount na po kayo ron. Isa lang ha? Okay. Sige lang po. May namano lang po kayo. Sa sitwasyon na ito, ay nakita ko rin na magaling siya magkwenta. Kaya malabo siya ay maloko pagdating sa pera. Thank you po. Tatlo, 100 na lang po sa inyo. Salamat po. Matapos ang mahabang paglalakad dalaman upang mangalok ng paninda, pansamantalang nagpahinga. Mapagod po ako minsan dahil naglalako po ako. Minsan po, napapasma rin po yung paa ko. Pero hindi po ako nagkakasakit. Isang beses pa lang po ako nagkakasakit. Totoo nga na si Lance ay may talento sa pagtitinda. Sa tatas ng kanyang pananalita, matatamis ng ngiti, at sa kanyang kabaitan ay madali siyang nakakakumbinsi. Dahing tila pa kayo dyan! Bili na po kayo! Tina pa, dahing! Okay po yan. Kaya ko po ako ng pera niyo. Oh, sige, hintayin ko po kaya. Tina pa, daeng! Daeng, tina pa! Thank you po. Subalit, gaano man kagaling magbenta, may mga araw na matumal talaga. Kapag ganito, ay nakahanda siyang umabot ng 9:30 ng gabi. Huwag lang umuwi nang walang kita. Alam, may kalaban lang ako. Tina pa, dahil!
Mapapansin niyo po yung market dito. Yun po, market na po. Ngayon po, naka-16 agad po tayo. Ang aga pa lang po. Bali sa 16 po, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15. 565 po lang na agad yung pera natin dito. Masayang masaya po ako. Kasi po, ano po, marami po agad ako nabenta. May mga pagkakataon na nakakasama at natutulungan siya ng anak ni Nanay Helen na magtinda. Silit, pwede ka maiwan mamaya sa bayan, magtinda ka. Maya-maya lamang ay tinulungan na si Lance magtinda ng anak or ni Nanay po, Helen. Po. Sanap po yan, tama-tama sa tipula, di po maalan. Inabot po itong 3 days to 5 days, ito po. Isa pa daing po! Daing! Tina pa! Sir po. Ngayon po, natira na lang po, ano po, 22 piraso. Salamat po. Salamat po. Thank you po. 8 piraso na lang po ito, makakawin na po kami. Mga ano pa lang po, alas 5 pa lang po. Wala bang discount dito? Meron po, 3,100 eh. Mabilis na ipaubos ni Lance ang mga paninda, kaya makakauwi na siya ng maaga. Okay lang po, nakaubos po. Masaya po ako nakaubos ngayon. Kasi po, ngayon lang po nakaubos ang gantong oras. Ito po. Nana po. Salamat po. Salamat po. Thank you. Thank you po. Ito po. Nana po. Pigising ng maaga upang pumasok sa eskwela. Pagdating ng hapon ay magtitinda hanggang gabi. Para sa isang 12 anyos, nakakapagod ang ganitong takbo ng buhay. Pero hindi ito inaatrasan ni Lance. Napapagod din naman po. Ano po, dinadaan ko na lang po sa pahinga. Magkano dahil? 35 lang po isa. Tatlo isang daan. Po, 35 lang po. Hindi ikinakahiya ni Lance ang buhay niya. Kahit paminsan ay nagiging tampulan ito ng panunukso ng ibang mga bata. Hindi po, salamat na lang. Minsan po meron, pinapadaing. Okay lang naman po, di ko na lang po pinapansin. Pinapadaing! Namangha ako nang malaman na ang bawat kita ni Lance sa iniipon niya sa bangko para sa isang bata na lumaki sa hirap. Mahirap tiisin na huwag bilhin ang mga gustong gamit at pagkain. Subalit, muling napatunayan ni Lance na iba siya sa mga kaedad niya. Minsan siyang sinubukang kumbinsihin ang kanyang nanay Helen na bawasan ang ipon upang makabili ng bola ng soccer. Ito kasi ang gustong laro ni Lance at nagtatyaga lang siya sa bolang gawa sa styro. Pero hindi pumayag si Lance dahil mayroon siyang pinaglalaanan ng pera. Sana po, college po. Kasi po, mahirap na rin po.
ano po, pangako po na magtatapos po ako ng pag-aaral. Para hindi po kawawa paglaki namin. Ang isa pang kahanga-hanga kay Lance ay ang pagmamahal at pagtanaw ng utang na loob sa mga kumukupkup sa kanya. Bukod sa pag-iipon para sa pag-aaral, ay pinaglalaanan din niya ng kita ang dating tatay-tatayan na may sakit sa baga. Kahit pa, inabandona na siya nito. Para po masuklihan ko po siya sa pag-aalaga niya po sa kanya. Ayon kay Lance, nakahanda siyang tumulong sa bagong pamilya hanggang sa kanyang paglaki. At dalangin niya sa Diyos na mabuhay pa sila ng matagal. Sana makita po nila na makatapos po muna, makatapos kami bago po sila mawala. Laman din ang panalangin niya araw-araw ang kanyang hanap buhay. Sana po minsan po rin po ako ng maaga, makaubos po ng maaga, makapagpahinga po ng maaga, yun po. Makapasyal po, yun po. Makapagbanding po, kasama po sila. Di pa po kasi ako nakakapunta ng Baguio eh. Papasalamat po ako, kasi po, kinupkup po nila ako nung wala na pong nag-aalaga sa akin. Nagpapasalamat din si Lance dahil naging tulay ang pagiging trending niya sa social media upang mabawasan ang alalahanin niya sa pag-aaral. Sinasabi po nila, trending na po ako. Sabay may bigla pong pumupunta po sa amin, kinukuha yung number ko. Pero hindi po nila ako naabutan kasi po nasa school na po ako. Tapos po yung school po ng APEC, pumunta po rin sa school po namin. Binigyan po ako ng scholar. Kahanga-hanga ang galing ni Lance na magbalanse ng oras para sa pag-aaral at pagtitinda. Ayon sa kanya, hindi ito mahirap dahil may mga pangarap siya. Pinabaliwala ang pagod, alang-alang sa mga ambisyon. Pero ang higit kong hinahangaan kay Lance ay wala siyang anumang sama ng loob sa tunay niyang mga magulang. Hindi ka ba galit sa totoong magulang mo na naiwan ka? Kasi po, kaya baka may dahilan po kung bakit po nila ako iniwan. Madami pang buslo ng isda ang kailangang bitbitin at ipaubos ni Lance hanggang sa makamit ang inaasam sa buhay. Subalit, hindi siya kailanman kinakitaan ng kapaguran dahil ang mahalaga ay matupad ang kanyang mga pangarap. Ako po, si Angela Lagunsad at ito ang aking istorya. Ako si Lance, nagtitinda ng tinapa at daing para makatulong sa nag-aalaga ngayon sa akin.